So ngayon nakita nyo naman, no, galit na galit yung makin, no? Oh. Maabot na ng 4000 RPM. So ngayon testingin natin ng nakaraning. Yeah. So manual ito mga katropa. So medyo hirap tayo magkambyo kapag sa ano. Testingin natin. Paiyakin natin yung gulong mga katropa. Paano ba magpayak ng gulong? Ganito lang yun mga katropa. Ayan. Race nyo lang ganyan. Tapos, uy, meron lorry. So, race nyo lang first gear. Mga katropa, nakarinig nyo? So welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ito meron lang akong sishare yung mga ilang importanteng kailangan nyong malaman mga katropa. So syempre bago ng lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan, sa mga hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content mga katropa. Baka sakali makatulong sa inyo, lalong lalo na sa mga beginners or owner ng car. So yan, shout out sa mechanic group member, yan, lalong lalo na sa mga admin, kay paring Anjan, kay paring Louie, yan, sa mga ibang group admin, yan, shout out sa inyo mga sir, maraming salamat, lalong lalo na sa mga member nyo na patuloy na sumusuporta sa aking channel, yan. So ayun nga, isi-share ko lang sa inyo yung mga ilang importanteng kailangan nyo malaman, lalong lalo na yung mga owner ng car, para meron na silang alam na basic information about sa ating sasakyan. So let's go. Yan, so meron akong isang example unit dito mga katropa. Ito isang 2KD FTB. So yung complaint ng may-ari ay yung hard starting mga katropa in the morning. So hindi ko pa siya ini-start. So ngayon ko nga i-start para makita nyo rin kung hard starting ba. So at malaman ko din kung hard starting ba, para meron tayong idea kung paano natin umpisahan mga katropa, kung alin yung mga dapat natin gawin. So ngayon ito nga 2KD FTB SR Turbo mga katropa Toyota. So i-start natin ngayon, first starting siya, titingnan natin kung hard starting ba para alam natin kung saan tayo mag-uumpisa. So tara, i-start natin mga katropa para malaman natin. Oops, teka, bago natin i-start, ito nga pala ay 1 year na overhaul, pero hindi rito na overhaul, sa labas in overhaul. So ngayon dinala rito para checkin natin kung ano ba yung dahilan kung bakit daw nag-i-starting in the morning. Malalaman natin kung hard starting siya. So siyempre kailangan checkin muna natin yung langis mga katropa. Yan. First thing, oh yan, oh, kulang oh mga katropa. Kung mapapansin nyo, kulang yung kanyang oil. Punasan natin. Yan. Punasan muna natin. Pasukatin natin ulit para makita natin yung, so ito kasi yung kanyang dipstick. Bago natin i-start mga katropa. So in-stock ko siya ng overnight. So ayan, kulang yung langis niya mga katropa. Bagong overall 1 year ago. So saksak muna natin tapos i-start natin. Tapos mamaya bibigyan ko yun ng mga ilang basic information, lalong lalo na yung mga owner. So i-start muna natin. Meron naman siyang battery yan, Hilux D4D. So yan, i-start natin, tignan natin kung hard starting mga katropa. So bago yung lahat mga katropa, bago tayo magsimula sa ating ano, napansin ko lang yung ating RPM gauge yan. Sobrang baba sa zero mga katropa. Dapat pag umaunder na yan, nakaganyan na yan mga katropa. Yung RPM niya 900 or 800, so siya bagsak, wala siyang RPM mga katropa. Pero maganda yung under ng engine. So yung issue niyan sa gauge. So hayaan muna natin mga katropa. So dun tayo sa ating topic. So syempre hit natin ng konti tapos start natin. So meron siyang konting ano, meron siyang konting ilang cranking muna bago siya umandar. Pero hindi yung hard starting talaga na matagal. Yung halimbawa yung issue ng heater plug na hindi nagwo-work,
yung mga ganon, mga busted, mga dalawa ganyan or tatlo. Kasi pagka ganon mga katropa, yung hard starting na talaga sa in the morning yun pagka ganon. So ayan, start natin. So hindi naman siya hard starting mga katropa. Yan. So hindi naman siya hard starting mga katropa yung ating unit. So ibig sabihin wala namang, wala siyang issue sa ano, sa heater plug mga katropa. Yan. So magbibigay lang tayo ng tip about sa diesel engine or gasoline engine man yan. So yan. So yan, naka-on ako mga katropa. Kung mapapansin niyo tong fuel indicator, battery indicator, handbrake indicator, check engine indicator, tsaka oil indicator. So dito muna tayo sa oil indicator mga katropa. Yan. Once na nag-on kayo at in-start nyo, yan, start natin. Yan, start natin. Off ko na ulit mga katropa. Yan, tapos i-on natin. Yan. Once na nag-start kayo, hindi nawala yan. Yung oil indicator, yung magiging che-checkin natin dyan. Yung che-checkin natin dyan yung oil sending unit, harness. Yan muna yung mga basic na che-checkin natin. Pag halimbawa, na-check na natin at nagpalit na tayo ng okay yung sending unit nyo or nagpalit na kayo ng sending unit nyo at okay yung harness nyo, walang loose connection. So ibig sabihin, pag hindi na nawala yan or matagal mawala mga katropa, pag umandar na yung engine, ibig sabihin mahina na yung oil pump, yung bomba ng langis, mabagal nang umakyat, matagal nang makarating sa inyong sending unit. Kung makarating man, matagal na kaya hindi namamatay agad at mahina na yung pressure mga katropa ng ating langis. Kaya minsan matagal mawala or minsan ayaw na talagang mawala. Ibig sabihin, pag ayaw nang mawala at okay yung harness, okay yung sensor, ibig sabihin may problema yung bomba nyo. Hindi na siya bumabomba mga katropa. Yun yung mga checkin natin sa oil indicator. So ngayon punta naman tayo dito sa fuel indicator. Yan. Pag yung fuel indicator nyo, umandar na yung makina, paandarin natin. Nawala, di ba, yung fuel indicator. Yan. Off natin. So, on uli natin. Yan. Yung fuel indicator nyo, once na umandar na yung makina at hindi nawala, ibig sabihin lang yan, mga katropa, lalong-lalo na sa diesel, kahit anong sasakyan ng diesel na mayroong fuel indicator, pag hindi nawala, ibig sabihin, mayroong tubig yung fuel filter. So, yung gagawin nyo, mga katropa, pupwede nyo i-drain yung tubig sa ilalim ng pinaka-filter, meron siyang drain plug dun. Or, kung hindi pa kayo nagpapalit ng fuel filter, isabay nyo ng palitan mga katropa. Yan, kung hindi pa kayo nagpapalit ng fuel filter. Pero kung bagong palit at nagkatubig, pwede nyo siyang i-drain. And then, syempre, mabilis magkatubig yan, punta na kayo sa tangke ninyo. Linisin nyo yung tangke ninyo mga katropa, baka may na hahalong tubig yung kinakarga nyo yung diesel katagalan or yung moisture ng tangke, naiipon niya, nagiging tubig, humahalo sa ating diesel mga katropa. Yan. So ganun lang gagawin natin mga katropa. Pwede nyo siyang i-drain kung bagong palit yung filter nyo. Kung hindi pa kayo nagpapalit ng filter, so need nyo ng palitan para isang ano lang, isang gawaan. So ngayon punta tayo dito sa battery. Yan. Battery indicator, start natin. Nawala yung battery indicator. Yan. Off natin. I-on uli natin. So yun naman battery indicator yan. Sa mga iba pang hindi nakakaalam, lalo lalo sa mga owner or customer natin na may mga sasakyan, pag umilaw yung battery indicator, lalo lalo na sa diesel, magsasabay ang dalawa na yan eh. Yung fuel tsaka battery indicator, magsasabay ang dalawa na yan mga katropa. Yan, pag nagsabayan, ibig sabihin, yung alternator ninyo, either mababa yung charger or kulang sa charging or hindi na nagcha-charge mga katropa. So, pag hindi na nagcha-charge yung battery ninyo at tumatakbo kayo, nagkataon na umilaw yan,
hindi siya nagcha-charge. Yung battery ninyo, mayroon pang charge. So, makakatakbo pa kayo hanggang sa malobat yung battery ninyo. Yan. Ganyan yung, pag nalobat na yung battery ninyo, pupwede nang mag-die off yung engine ninyo kung hanggang saan yung karga ng battery. Dahil hindi na nga nagcha-charge yung alternator. So, yung battery ba gumagana kapag umaanda rin sa sakyan? So, hindi. Nakatahimik lang yung battery natin. Naghihintay siya ng charging hanggang sa ma-pull yung charge ng battery natin. So, yung pag umanda rin sa sakyan, yung nagbibigay ng charging sa lahat ng system natin, sa, nagbibigay ng kuryente sa lahat, sa radio, aircon, kung ano man ang sinusupply niya ng kuryente, alternator na yung nagbibigay ng kuryente sa mga system natin, mga tropa. So, yung battery, tahimik lang yan. So, yung battery, gumagana lang yan once na i-start natin, mga katropa. Starting system siya, kasabay ng starter. Gaya ng starter, pag i-start natin, mag-working siya. After natin na na-start, tatahimik na yung starter, mga katropa. So, maghihintay na naman uli yung starter natin sa susunod na i-off natin makina, tapos i-start natin. So, kasabay ng battery. Kaya dapat, sa starting system, malakas yung charging ng battery natin. Yan. Good condition yung starter natin para maganda yung starting system. Yan. So, pag 12 volt lang sakto charging ng battery, tapos i-start nyo, medyo hirap yan mga katropa. Kasi pag on pa lang natin, kung 12 volt siya, baka giging 11.50 na yan or 11.40. So pag i-start nyo pa, pagka i-ano nyo na yung susi, bababa pa yun mga katropa. Kaya kami sa nagkakaroon ng hard starting. Lalong-lalo na sa diesel. Sa diesel, yung engine ng diesel, mabigat yan, kumbaga compression yan, hindi kagaya sa engine ng gasolina, medyo magaang paikutin yan, kaya kahit na 11 point something, kaya pang paanda rin yung sa gasolina kung good condition pa yung starter, yan, so mga 11 point something pababa 11 something 10, hindi na kayang paanda rin yan mga katropa, mga 10 something, pag 11 something 50, 60 yan, pwede pang paanda rin yung engine gasolina mga katropa. Yan. Pero pag sa diesel, medyo hirap na. So, yun yung ating battery indicator tsaka yung ating fuel gauge indicator. Yan. So, ayan mga katropa. Punta naman tayo dito sa ating handbrake indicator or brake indicator. So, i-release natin yung ating handbrake indicator. So, hindi siya nawala. So, handbrake natin, start natin. Yan. Oh, ngayon, naka-start na tayo, naka-ilaw pa rin yung ating brake indicator. Ayan. So, i-release natin mga katropa yung ating handbrake. Ayan. So, naka-release na, naka-ilaw pa rin. So, yung gagawin natin, punta muna tayo sa ating brake master tank, mga katropa. Tingnan natin. So, i-off muna natin. Handbrake ko muna. Ayan, tapos i-off natin yung makina. Punta tayo rito sa handbrake. So, yan. So, pwede siyang umilaw kung may problema tong sensor, fluid sensor. So, ngayon, nasa minimum yung kanyang fluid. So, dagdagan natin mga katropa. Tingnan natin kung mawawala. So, meron tayong brake fluid dito. Ito. Tapos, punuin natin. Lagay natin sa, maximum. Lagay natin sa maximum. So, nasa maximum na siya. Oops. Lagay natin sa max. Ayan. So, okay na yan. Sa maximum na. So, tingnan uli natin sa loob. Uli tayo sa loob. Ngayon, i-on ulit natin. Yan. Start na natin. So, naka-ilaw pa rin. So, release natin yung handbrake. So, yun. Nawala, mga katropa. So, ibig sabihin, yung chichikin nyo yung brake fluid niyo, tingnan nyo sa reservoir kung kulang ba o hindi. Kanina, nasa minimum yung ating brake fluid kaya ayaw mawala kahit na i-release natin yung ating handbrake kanina. So, ang ginawa natin, dinagdagan natin kaya nawala yung kanyang handbrake indicator.
Halimbawa naman mga katropa, puno yung sa reservoir tank ng fluid nyo, hindi siya mawala. So titignan nyo na yung switch niya rito. Meron switch sa baba yan mga katropa, yung ating handbrake. Ano? Yan, meron switch sa baba yan. So titignan nyo na yun, baka hindi naka-connect or natanggal. Naka-connect siya pero natanggal. So kaya nakailaw yung ating handbrake indicator. Yun. Pero sa case nito, kanina, naka-release na tayo, ayaw pa rin mawala mga katropa. Ibig sabihin yung kanyang reservoir ng fluid nasa minimum is kulang na mga katropa. Dinagdagan natin, so naging okay na. Ayan. O, diba? Mga katropa, yan yung mga basic na mga chichikin natin kung merong umilaw na handbrake indicator, battery, kagaya. So sa airbag indicator naman mga katropa, yan nakailaw, biglang mawawala yan, ilang segundo lang. So pag hindi nawala yung airbag indicator nyo mga katropa, ibig sabihin may problema sa clutch spring or sa airbag system mga katropa, harness or loose connection, mga ganyan, o high circuit, low circuit, mga ganyan yung magiging problema yan mga katropa. Pero pag naka-on yan na talagang on, ayaw nang mag-off, so kailangan din natin i-scan yan mga katropa para malaman natin kung saan siya nagka-problema ang area mga katropa. Para alam natin kung ano yung ating i-check mga katropa. Alam natin kung saan tayo mag-uumpisa. Yan mga katropa. Yung lahat ng ilaw na yan, ganun yung magiging procedure natin mga katropa. Lalo lang sa check engine mga katropa. Yun yung kailangan na ano yun natin, laging scan. Scan natin para malaman natin lahat ng kung bakit siya nakailaw. So yun mga katropa, about sa ating airbag. So yan, pagdating naman sa brake light mga katropa, wala tayong brake light. Boss, walang brake light yung sa likod. So alin ba yung pwede natin checkin? Checkin muna natin yung fuse, kung okay ba yung fuse. Pag okay yung fuse, check nyo yung switch, brake switch, yan, baka nahugot lang yung socket or kung ano man yung, or sira na yung brake switch. And then check nyo na rin yung valve. Boss, walang pundi yung isang brake light, nagpalit na ako ng valve, ganun pa rin yun. Check nyo yung harness, yan mga tropa. Boss, malabo yung brake light ko. So pag malabo yung brake light, check nyo yung ground, kung okay ba yung ground mga tropa, yung contact. So yun lang naman yung mga i-check natin pagdating sa brake light. Boss, lagi nakailaw yung brake light ko. So check nyo yung brake switch stopper mga katropa. Posibilidad na durog na or wala na dun sa, wala na siyang brake stopper mga katropa. So pag nakailaw nang diretso yung brake light kahit hindi kayo nakaapak. So yan. So okay ba sir na nakailaw yung brake light ko kahit magdamag? So hindi pwede sir, kasi nga malolobat yung ating, madidrain yung ating battery mga katropa dahil lagi nakailaw yung ating brake light. So mas maganda kung gawin na natin agad para hindi madrain yung ating battery sa loob ng magdamag. Kung lagyan nyo ng pansamantala muna ng ano, kung hindi nyo magawa ng ano, maipagawa kasi gabi na. So pansamantala, lagyan nyo ng stopper para hindi lang umilaw yung ating brake light at hindi madrain yung ating battery. So yun lang naman mga katropa. Signal light naman tayo mga katropa. So pag kasi may pundi yung signal light natin mga katropa, may pundi sa likod, isa. So mabilis yung pag-blinking yan pagka signal mo ng kanan. Halimbawa sa kanan yung pundi sa likod, pagka signal mo ng kanan, mabilis yung blinking ng ating signal. Kasi nga pundi yung isang valve, so over sila sa supply ng voltage mga katropa. So kaya bumibilis yung signal. So sir, na-stuck yung signal ko, nakailaw lang, hindi siya nag-hazard. So yung relay nyo naka-stuck mga katropa. Yun, chichekin nyo yung relay yan. Tapos subukan nyo muna tuktukin yung relay kung makaka-access kayo sa relay yan. Pag gumana, ibig sabihin nag-i-stack up yung relay. So hindi siya nagpa-function, tumitigil siya sa pag blinking sa relay mga katropa. So pwede natin palitan. Pagka ganun eh, medyo ano na yan, malfunction na mga katropa. So yun lang naman mga katropa yung mga basic natin. So yun na, ano ko na sa inyo yung mga dapat natin iyan mga katropa. Kagaya nung sa handbrake, yung sa mga ilaw-ilaw, so na-explain ko na. Yung check engine naman, yan.
Sa check engine naman mga katropa, pag lumabas yung check engine, ibig sabihin yan, meron tayong problema sa mga sensor, sa harness, yan. Or kuminsan sa transmission, nakakonect lang dito sa check engine. Kasi kasi yung ECU tsaka TCM, mga katropa, magkakonect yan. Yung meron tayong Ken High tsaka Ken Low, kaya nagkakaroon sila ng communication. Yung TCM tsaka yung mga ibang module, Ken High, Ken Low yung ano nun. Kaya meron tayo yan para sa communication ng mga bawat module, mga katropa. So yun, kaya kailangan natin i-scan once na nagkaroon ng check engine. Hindi natin maalis yung check engine yan pag hindi natin in-scan at di natin malalaman yung code, yung trouble or anong sira kapag hindi natin in-scan. Meron naman check engine na bigla na lang lalabas, biglang mawawala. Ibig sabihin, pagka ganun, huwag tayong mag-worry kasi posibilidad na naging okay na yung kung ano man yung naging nagkaroon ng problema sa ating system pag biglang nawala. So pag lumabas siya at hindi nawala, so yun, doon na tayo mag-worry. Kailangan na natin ipa-scan, mga katropa. So meron naman kasi check engine na lumalabas na namamalya yung makina, walang power. Meron naman check engine na walang nagbabago sa andar ng makina, mga katropa. Meron ganun. Halimbawa, meron siyang check engine tapos malakas yung power, hindi namamalya yung makina mo. So, pwede mo siyang gamitin pero kailangan mong i-scan para malaman mo kung bakit siya lumabas, mga katropa, yung ating check engine. So, yun mga katropa. So, punta naman tayo sa parting engine, mga katropa. So, punta naman tayo sa starting system, mga katropa. Once na in-start nyo yung sasakyan nyo, mga katropa, nakarinig kayo ng isang tak lang. So, yung chichikin nyo yung charge ng battery nyo kung ilan ba. Or, chichikin nyo yung mga terminal. Baka may maluwag lang, ganyan, mga katropa. Yun yung una yung chichikin. Pagdating sa starting. So, pag wala naman kayo narinig na, alimbawa, malakas yung battery nyo, nasa 12.45, so wala kayo narinig kahit isang ingay ng starter, so pupunta muna kayo sa ating fuse box para checkin nyo yung starter fuse. Yan, example lang ito mga katropa. Tapos pag okay yung fuse, pupunta na kayo sa relay, starter relay. Yan yung checkin nyo mga katropa. Once na wala kayo narinig na ingay ng starter, kahit na isang tak lang, wala kayo narinig. So, pupunta na muna kayo sa mga fuse at relay. Yan. So, pag okay yung relay, okay yung fuse, so, itry nyong i-direct kung makaka-access kayo sa inyong starter. Sa punta kayo sa solenoid socket, kuha kayo ng wire, tapos i-jump nyo sa positive. Mga katropa, tingnan nyo kung mayroong, kung magka-crank ba yung starter nyo. Pag nag-crank yung starter nyo, ibig sabihin, okay yung starter, okay yung relay, okay yung fuse, so checkin nyo na yung harness nyo mga katropa. Yan. Or yung problema ng next nyo, punta kayo sa key cylinder. So yun lang naman yung mga pwedeng ano dyan mga katropa, yung mga basic na checkin natin para magkaroon lang ng starting. Fuse, relay, battery, mga connection, positive, negative, tignan nyo yung ground. Alam nyo ba mga katropa, bibigyan ko kayo ng tip. Yung pinaka-importante sa lahat, hindi yung positive mga katropa. Pinaka-importante dyan yung ground mga katropa. Yung positive is supply na yan mga katropa. Automatic na may supply na kayo. Kung mahina yung ground nyo or kulang yung ground ninyo, hindi rin gagana mga katropa. Halimbawa sa ilaw na lang, bakit siya lumalabo yung headlight? Bakit mahina yung headlight? Minsan, kulang lang sa ground mga katropa yung ating headlight, yung mga ilaw-ilaw na yan. Yan. So kaya, hindi lang positive yung ating chine-check. Chine-check din natin yung mga ground natin mga katropa. Kagaya nito, tignan mo yung wire. Example ko lang itong wire. So pagka ganyan na kulay ng wire, so medyo sunog na yan, palitin. Unless na pwede pa siyang gamitin, pero kung gusto nyong i-maintain, so pinapalitan na natin ng mga wire na press wire mga katropa. Papunta sa mga ground natin. At nililinis natin yung mga terminal ng ground. Minsan kinakalawang din kasi yung mga ganyan terminal mga katropa. So nililinis natin 'yan para magkaroon tayo ng magandang ground. 'Yan. Yung sa supply, gaya na sinabi ko, supply na 'yan is direct na 'yan.
Well, hindi naman nakadikit sa body para kalawangin yan. So, yung mga supply natin, naka-direct yan, mga katropa, supply. Yan. So, kung wala kang ground, hindi rin gagana, mga katropa. Kaya, importante yung ground kaysa sa supply. Supply, kagaya na sinabi ko, direct na yan. Ground yung importante, mga katropa. Kailangan yung mga ground natin is secure, malinis, walang kalawang, ayan. Walang sunog na wire. Yan yung mga chinecheck natin. Pagdating din sa starting, mga katropa. So, mahirapan din yung starting natin kapag yung ground ay mahina. Kagaya sinabi ko, ito, direct, papunta sa starter yan. So, nag-aabang na lang yan ng ground. Ayan. Kaya kung yung ground nyo ay medyo mahina yung contact, so, medyo mahirapan din sa hard starting yan, mga katropa. Ayan. So, ayan yung isang tip natin sa about sa starting. So, yun nga. Punta tayo rito sa engine niya, mga katropa. So, yung complaint nito, mga katropa. Yung complaint niya sa engine niya ay hard starting in the morning. Nakita niyo naman kanina, in-start natin, di naman siya hard starting, mga katropa. So, pinapalitan ko nga ito, mga katropa, kung mapapansin niyo yan. Vacuum. Vacuum gas. Nakita niyo naman, puro langis. So, ngayon, papalitan natin, mga katropa, yung vacuum gas niya. Yan. Palitan natin muna yung vacuum gas. Tanggalin natin yung hose. Yan. Tanggalin natin to. So, original pa yung vacuum gas niya. Isin. Yan o. Isin. Mga katropa. Palitan natin ng bago. So, isin din. So, yan. So, iharap natin ganyan. Saksak muna natin to sa baba. Yan. Kasi nga, barado na mga katropa. Tapos ganyan natin. Kasi nga, iba yung way nung pagkabili niya ng ano, pagkabili ng vacuum gas. Diretso. Pero pwedeng gamitin mga katropa. Yan o. So ganyan yung iba yung ano. Ang layo, di ba? Yan, ang layo. Nakaganyan. So, pero pwede mga katropa. Siguro sa ibang model ng Toyota to. So, iano lang natin dito yan. Sasaksak lang natin. So, yan. Yan. Isa sa ano ng low power kasi nga, barado. Hindi nade-detect na maayos ng kanyang solenoid, yung hangin. Yan. Papunta kasi rito yan, tapos papunta rito sa intake. Yan, intake. Punta rito, papunta rin sa ating solenoid. Ayan. Papunta rin dito sa ating sensor. So, ayan. Pinalitan natin lumang-luma na yun, mga tropa. Barado ng langis. Ayan. So, yun nga, mga tropa. Yun muna yung recommendation ko sa kanya. Nakita nyo naman yung ibang lights na dinemo natin kanina. So, pati sa charging system, nag-demo rin tayo para magkaroon lang kayo ng idea. Ngayon, yung langis niya kulang, dadagdagan natin mga katropa. So, ito mga katropa, nandito tayo sa field ngayon. Test drive natin itong 2KD FTB SR Turbo mga katropa. Kahapon, tinest drive ko ito mga katropa pagdating na pagdating niya. So, nagre-raise ako ng RPM kahit naka-neutral. Hirap siyang umabot ng 2000 RPM mga katropa kahapon. So, sabi ko sa customer, iwan niya yung sasakyan niya. So, i-check ko muna kung bakit ayaw mag-raise ng 2000 RPM pataas. So, sabi niya, bagong overall last year. Tapos, tinanong ko siya, bagong palit na daw ng fuel filter. Okay, sabi ko. So, ngayon, sige, iwan mo. So, iniwan niya. Inobserve ko na rin yung hard starting. Hindi naman siya hard starting, mga katropa. So, yun nga, ginawa natin ng basic information about sa mga minor na ilaw-ilaw niya rito sa cluster para lang magkaroon kayo ng idea. So, yun. Chinek ko yung langis. So, half nga yung sa dipstick. Tapos, yun nga, itong handbrake, hindi mamatay-matay. Yung pala, yung brake fluid lang kulang, mga katropa. So, yun yung mga chichekin yung mga katropa. Gaya sa nang naunang nabanggit ko, mga katropa, yun lang naman yung mga chichekin yung mga basic checking, mga katropa, para hindi na kayo mamroblema kahit na owner, kayang-kayang gawin yun, mga katropa. So, yun, ngayon nga, inano ko to, ang tawag doon, test drive natin, mga katropa. So, kahapon, ayaw umakyat yung kanyang RPM kahit na naka-idle lang, mga katropa. So, ngayon, yan. So, maabot pa ng 4, pero walang usok sa likod, mga katropa, yan, no? Walang usok, oh. So, wala ko nakikitang usok sa likod. Ayan yung likod niya, no? So, walang usok. Tapos, umaabot siya ng 4,000 RPM, mga katropa. Yan. Kahapon, hindi ko mapaabot ng 4,000 RPM, mga katropa, kahit na naka-idle lang yung ating sasakyan. So, yung ginawa ko, sa nung chinek ko, napansin ko yung kanyang vacuum gas. Yung vacuum gas,
pinapalitan ko mga katropaya. Nakita nyo naman kanina na pinalitan natin yung vacuum guest. So, ayun yung suspect ko mga katropa. Dahil, nakita ko naman yung kondisyon ng vacuum guest na may langis-langis, may alikabok na at alam kong hindi pa napapalitan. Barado yung vacuum guest mga katropa. Kaya ganun nahirap siyang mag RPM mga katropa. So, yun lang naman yung basic na chine-check natin pag Toyota 2KD. Yan, kahit ang Toyota na mayroong vacuum guest. So, checkin nyo lang yun mga katropa. Kagaya nung nasa unang content ko, matagal na ginawa ko. So, yun lang yung problema mga katropa. Kaya, nagkakaroon ng low power. So, ngayon, nakita nyo naman, no? Galit na galit yung makin, oh. Oh. Maabot na ng 4,000 RPM. So, ngayon, testingin natin ng nakaraning. Yeah! So, manual ito mga katropa. So, medyo hirap tayo magkambyo kapag sa ano. Testingin natin. Paiyakin natin yung gulong mga katropa. Paano ba magpayak ng gulong? Ganito lang yun mga katropa. Ayan. Race-race nyo lang ganyan. Tapos, uy, meron lorry. So, race-race nyo lang first gear. Yun, mga katropa, naarinig nyo? Oh, nakita nyo mga katropa yung hatak sa first gear pa lang mga katropa. Diba? Uy, nakita nyo naman. Tropa, dun tayo papuntang konting uphill tayo mga katropa. Pabalik, uphill ng konti yan pabalik eh mga katropa. Payakin natin yung gulong ulit. Sa pagpapayak pa lang ng gulong mga katropa, pag ako mag-test ng engine, lalo na sa diesel, mga SUV or ano man yan, Toyota, Nissan, kahit anong pickup pa yan mga katropa, pinapaiyak ko yung gulong. Ibig sabihin, once na umiyak yung gulong, lalo na at manual, ibig sabihin, malakas yung power niya mga katropa. Hindi siya low power. Try nyo gawin sa low power yan mga katropa. At sa papuntang sliding, hindi nyo mapapaiyak yan. Ibig sabihin, yung class niya ay good condition mga katropa. So, ayan. Dito tayo. Antabayanan lang natin na walang sasakyan mga katropa. Yun, tayo lang. Para kung sakaling mag-gewang-gewang yung sasakyan natin, eh, tayo lang dito sa ano, wala tayong madadamage. Yan, so first gear natin. Tapos race ko lang. Tapos bigla ko pipitawan yung clutch. Yan, narinig nyo mga tropa, lakas. Yan o, 3000 RPM. Second gear, huh? Walang usok mga katropa. Yan. Pero kumakain ng langis to mga katropa sa palagay ko. Siguro naubos na yung langis niya dun sa chamber. Ulitin natin mga katropa. Testingin ulit natin. Ayan, dito tayo. So, nakita nyo? Nagpalit lang ako ng vacuum guys mga katropa. Nag-okay yung ano nya. Kahapon hindi ganito to. Okay. Mali pasok ng ano natin. Cambio. Ayan. So, ayan. Nakita nyo mga katropa. Parking muna tayo rito. Ayan, ulitin natin. So nakakatuwa naman mga katropa sa maliit na parts na ganun nagkaroon ng power yung sasakyan. Samantalang kahapon hindi ko ma-race ng ganun mapunta sa 4000 RPM. 2000 RPM lang hirap na. So yan. Meron nakahara ngayon no. Mamaya maano natin. So yan. Naka first gear na tayo. First gear. Testingin ulit natin payakin yung ano niya. RPM na palo mga katropa. Hirap lang mag-drive kapag manual mga katropa. Ano? Kahit sa automatic mga katropa, kayang-kaya natin payakin yung gulong yan. Sa automatic naman, magpapayak tayo ng gulong. Halimbawa, automatic. Ayan mga katropa, naglagay daw siya ng ganito yan. Oh. Naglagay siya ng ganyan mga katropa. Sa engine, hinahalo. Yan. Sa automatic naman, para natin mati-check na good condition yung ating transmission at engine, mga katropa. Ganito yun. So, pupunta kayo sa flat surface, siyempre, para hindi umuusad yung sasakyan. So, naka-neutral lang kayo sa automatic. Tapos, i-race nyo lang siya ng isagad nyo sa race, yung automatic ninyo, tapos ipasok nyo bigla sa D.
So, wag niyo laging gagawin mga katropa kasi makakasira tayo ng mapupudpud kaagad yung clutch natin tsaka mapupersa yung transmission. Yan. So, one time, okay lang yun mga katropa. Tetest lang natin kung para ma-experience nyo lang. Kasi minsan ginagawa ko pag low power yung sabi ng customer, low power yung sasakyan. So, ginagawa ko kasi minsan yun mga katropa. Pero wag niyo gagawin na lagi. Pag-checkin lang mga katropa. So, yun. So, okay na yung kanyang engine. Yung hard starting na lang. So, patayin muna natin. Tignan natin. Baka pag mainit, dun siya nag-hard starting. Ayan. Tapos, rest lang natin ng konti. Tapos, start natin. So, hindi naman mga katropa. Pag mainit, okay din naman. Pag malamig, okay din naman. Nakita nyo naman kanina, in-start natin na malamig. Ayan. Eh, may problema yung starter mga katropa. So patay natin yung aircon. Kasi pag naka-aircon, i-start nyo, nakakadagdag ng limbawa sa battery. Sa kain ng battery yan mga katropa. Kaya diba, nakita nyo naman yung kanina na pumalya ng konti sa starting. Yung problema nun, naka-aircon tayo eh. So pag naka-aircon kayo mga katropa, tapos mag-i-start kayo ng sasakyan, additional na additional 'yun sa papalya yung starting system nyo. Kasi nga pag naka-on na automatic yung aircon nyo, magbabawas na ng charging ng battery sa starting nyo mga katropa. Kumakain na ng charging, lalo bumababa yung charging ng battery mga katropa. Kaya kung mag-i-start kayo ng sasakyan, naka-off mo na lahat. Tsaka nyo na lang pag-on, pag umandar na yung radio yung sasakyan nyo, para yung magbibigay ng supply ng kuryente pag pag inon nyo na lahat yung alternator nyo. Kaya make sure natin na good condition yung ating alternator or generator mga katropa. Yan. So kanina naka-on tayo, in-start ko, medyo pumalya yung starting. So yun. So ngayon, in-off ko, okay naman. So ulitin natin ng start na naka-off. Yan, naka-off tayo. Aircon lang naman kasi naka-on. Yun, medyo may konting dalawang crank bago mag-start, pero okay pa yan mga katropa. So try natin na naka-on yung aircon, start natin. Yan, naka-on yung aircon automatic. Minsan pumapalya, minsan hindi pumapalya. I mean yung pumapalya yung starting system niya. Yan, nakita niya naka-on yung aircon. Magana yung blower. Minsan hindi, minsan napalya mga katropa. So yun, yun lang yung aking suggestion. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa ginawa natin. 2KD SR Turbo mga katropa. Complain niya, low power, tapos mausok, tapos hard starting. So sa hard starting hindi naman. So mausok, oo, merong usok. Dahil nga nagbabawas ng langis. So ngayon nag top up tayo ng langis, tapos testing natin. Tapos nagpalit tayo ng vacuum gas. So nagbago yung performance mga katropa nung nagpalit tayo ng vacuum gas. Gumanda yung performance. Hindi kagaya kahapon, hindi ko siya ma-race. Hindi ko siya ma-rev mga katropa ng mataas na ganyan. Iyan, no? Pre siya. Easing-easy sa kanya yung 4,000 RPM mga katropa nung pinalitan natin ng vacuum gas. So yan. So ayun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa mga senior ko sa inyo about sa basic information na mga ilaw-ilaw natin dyan, kung ano man yung naging topic natin. So sana nakakuha kayo ng idea. So maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo yung subscriber, YouTuber, viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga katropa, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell, baka sakaling makatulong sa inyo yung ginagawa nating content. Yan. Para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye! Thank you for watching mga katropa. See you my next video!